Hello po sa inyong lahat. Nung nakaraan po, gumawa po tayo ng video regarding sa mga claims, benefits, insurances, at mga pera na maaaring makuha ng isang EPS worker dito sa South Korea pagkatapos ng kanilang kontrata at ngayon ay pauwi na ng Pilipinas. Gumawa din po tayo ng video regarding sa proseso ng pag-uwi ng mga EPS worker. Ito po yung pag-apply ng kanilang kung minyong gum or lump sum refund at pag-apply at pagkuha ng kanilang exit clearance. Malapit na po natin makumpleto yung proseso ng pag-uwi or pag-exit ng isang EPS worker. Kung hindi nyo pa po napapanood yung mga nasabi kong video, ilalagay ko po yung link ng video sa description box sa ibaba. Sa video natin today, ituturo ko po sa inyo kung paano i-apply yung mga insurances ni EPS worker sa Samsung Wage. Ito po yung Chulguk Man Gibohom or Departure Guarantee Insurance at Kwiguk Biyong Bohom o Return Cost Insurance. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, pakiclick po yung subscribe button sa ibaba. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga EPS worker po dito sa South Korea ay merong mga insurances sa Samsung Wage. Ang Samsung Wage po ay name ng company. Ang mga insurances po na kinukuha ng isang EPS worker sa Samsung Wage kapag siya po ay pauwi na, ito po yung Chulguk Man Gibohom or Departure Guarantee Insurance na binabayaran po ng kanilang mga employer para sa kanilang Twejikum. Twejikum po ito ni EPS. So, kinakailangan po na kapag trabaho kayo sa isang company ng more than 1 year para maklaim or magkaroon po kayo ng Departure Guarantee Insurance sa Samsung. Kung hindi po kayo naka more than 1 year sa inyong company, wala po kayong marireceive or makukuhang Chulguk Man Gibohom. Employer po dapat yung nagbabayad niyan, hindi po yung EPS worker. Kung makikita nyo po yan sa inyong payslip or dinededuct po yan sa inyong sahod, violation po yon. Kung meron po kayong ganong cases na dinededuct sa inyo or kayo po yung nagbabayad ng Chulguk Man Gibohom po ninyo, PM nyo po ako sa aking Facebook page na makikita po sa description box sa ibaba or maaari po kayong magreklamo sa labor. Yung pangalawang insurance po ni EPS worker sa Samsung Wage, ito po yung Kwiguk Piyong Bohom o Return Cost Insurance. Ito po yung 400,000 won na binabayaran po ng EPS worker sa Samsung Wage. Yung dalawang insurances po na aking nabanggit, makukuha nyo po yan kapag tapos na po yung kontrata ninyo sa Korea at pauwi na po kayo ng Pilipinas. Kaya po yung ating mga EPS worker dito sa South Korea, hindi po sila umuwi ng Pilipinas nang wala po silang naiuuwing pera. Pero syempre, bago nyo po ito ma-receive, kinakailangan nyo po muna silang i-apply. Sa video po natin today, ituturo ko po sa inyo kung paano i-apply yung Return Cost Insurance at paano po i-claim sa airport yung Departure Guarantee Insurance ni EPS worker. Question, sino ang maaaring mag-apply at mag-claim ng Chulguk Man Gibohom at Kwiguk Piyong Bohom sa Samsung Wage? Sila po yung mga EPS worker dito sa South Korea na una, end of contract or finish contract, pangalawa, early exit, pangatlo, EPS worker na nag-change ng visa, pang-apat, dating EPS worker na ngayon ay mga TNT po. Ngunit sa video po natin today, para lamang po ito sa mga EPS worker na nagtapos ng kanilang kontrata or early exit. Gagawa po tayo ng separate na video para sa pag-claim ng mga EPS worker na nag-change ng visa or dating EPS na ngayon ay TNT na. Kailan maaaring i-apply? Ito po ay maaaring i-apply 1 month bago po yung inyong flight or minimum 7 days bago po yung nakatakda ninyong flight. Question, paano i-claim ang Kwiguk Piyong Bohom o Return Cost Guarantee Insurance ng isang EPS worker sa Samsung Wage? Ito po ay makukuha ninyo via local account or kahit saang bangko po ninyo dito sa South Korea. Ang Return Cost Insurance na 400,000 ay ide-deposit po yan sa inyong bank account bago po kayo umuwi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, nandito pa lamang po kayo sa Korea, iuhulog na po nila sa inyong bank account yung 400,000 won. Question,
Paano i-claim ang Chulgok Monday Bohom or Departure Guarantee Insurance ni EPS worker sa Samsung Wajie? Ito po ay maaaring makuha or i-claim una sa airport or via airport claim. Pangalawa po, via remittance. Pangatlo po, overseas account or bank account ninyo sa Pilipinas. Sa video po natin today, i-discuss ko lamang po sa inyo kung paano i-claim or makuha yung inyong Chulgok Monday Bohom sa airport. Sa pag-claim po ng inyong Departure Guarantee Insurance sa airport, kinakailangan po alam nyo po yung schedule ng pag-claim ng pera ninyo sa airport bago po kayo bumili ng ticket. Anong oras maaaring makuha sa airport yung pera ninyo sa Samsung Wajie? Ayon po sa Samsung Wajie, tumawag po ako sa kanila at kinonfirm po nila na ang bangko po sa airport ay nagbubukas ng 7:30 a.m. At hanggang 10 p.m. po, maaari ninyong i-claim ang inyong pera sa loob po ng immigration. At ayon din po sa kanila, simula po April 6, 2021, yung may mga flight po na 2 a.m. in the morning, maaari nyo din po makuha yung inyong Chulgok Monday Bohom sa airport. Kinakailangan nyo lamang daw po na mag-check-in 4 hours bago po yung inyong flight. Kung may mga katanungan po kayo, sa huli po ng video, ilalagay ko po yung contact number ng Samsung Wajie. Maaari po kayong tumawag sa kanila at magtanong. Anong araw maaaring makuha ang Departure Guarantee Insurance sa airport? Sila po ay bukas 365 days. So, ibig sabihin, kahit po weekends, Sabado, Linggo at mga holiday, bukas po sila. Taxable ba ang Departure Guarantee Insurance? Hindi na po babawasan ng tax ang inyong Chulgok Monday Bohom. Kung ano po yung amount na nakasulat po doon sa certificate ng inyong Departure Guarantee Insurance, yun na po mismo yung makukuha ninyo sa airport. Paano i-apply ang Chulgok Monday Bohom at Gwigok Piyong Bohom ni EPS worker? Ito po ay maaaring i-apply via fax. So, ibig sabihin, i-fill out nyo lamang po yung application form kasama po yung mga requirements. Kinakailangan nyo po itong i-fax sa Samsung Wajie. Ano-ano ang mga requirements na kailangan sa pag-apply ng Chulgok Monday Bohom at Gwigok Piyong Bohom ni EPS worker? Ang mga requirements po na kailangan, una, ARC o registration card. Pangalawa, passport. Pangatlo, airline ticket. Pang-apat po, exit clearance. Pang-lima, local bank account ninyo dito sa South Korea. Pang-anim, yung application form po. Nagtataka po siguro kayo kung bakit hindi nabanggit sa list ng mga requirements yung tinatawag po nilang Kore Wegukwan Unheng Chijong or yung kinukuha po na certificate sa bangko. Simula po last year, August 2020, tinanggal na po sa list ng requirements yung Kore Wegukwan Unheng Chijong. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan kumuha ng certificate sa bangko or yung Kore Wegukwan Unheng Chijong para ma-claim or i-apply yung inyong Chulgok Monday Bohom sa airport. Sana clear po yan sa atin. Isa-isahin po natin yung mga requirements na kailangan at sagutin po natin yung mga common question ng mga EPS worker. Una, ARC o registration card. Paano kung extended ang aking visa ngunit wala po itong tatak sa likuran? Sa pag-apply po na inyong Samsung Insurance, ang kinakailangan lamang po is yung front page ng inyong registration card. So, hindi po kailangan yung likod na inyong ID. Kahit wala po siyang tatak o hindi po siya updated, okay lamang po yun. Paano kung nawala yung aking ARC o registration card? Kapag nawala po yung inyong registration card, kinakailangan po ninyong isubmit yung inyong old passport. So, ibig sabihin, kung mag-a-apply po kayo at nawala po yung inyong ARC, kailangan ipasa po ninyo sa Samsung Wajie yung old passport at yung bago ninyong passport. Pangalawa, passport. Paano kung nawala yung aking passport or paano kung expired yung aking passport? Kapag nawala or expired po yung inyong passport, kinakailangan nyo pong kumuha ng travel documents sa Philippine Embassy. Yan po ay as of April 2021. Kung may pagbabago po sa rules, ipopost ko po yan sa aking Facebook page na makikita po ninyo sa description box sa ibaba.
Or maaari po kayong tumawag sa Samsung Wajay at magtanong. Number 3. Airline ticket. Simula April 6, 2021, yung mga may flight schedule po ng alas 2 na madaling araw, maaari nyo pong makuha yung inyong Chulgok Mangibohom sa airport. Kinakailangan nyo lamang pong mag-check-in ng maaga or mag-check-in ng 4 hours bago po yung inyong flight schedule. Number 4, exit clearance or Chulgok Yejong Sasil Waginso na nakukuha po sa Local Employment and Labor Office. Kung hindi nyo po alam kung paano mag-apply or kumuha ng inyong exit clearance sa labor, naka-upload na po ito sa aking YouTube channel. Kung hindi nyo pa po ito napapanood, ilalagay ko po yung link ng video sa description box sa ibaba. Local bank account nyo po dito sa South Korea. Maaari pong gamitin kahit anong local passbook po ninyo. Ang purpose po ng local passbook na ito ay para sa inyong return cost insurance. Diyan po i-deposit yung 400,000 won po ninyo na binayaran sa Samsung Wajay. Number 6, application form. Paano makakuha ng application form? Ang name po ng application form na kailangan nyo pong i-fill out ay Waegukin Guloja Chonyong Bohom Bohomgum Sinchongso. Ganito po yung itsura niya. Maaari po kayong tumawag sa Samsung Wajay at humingi po ng application form. Ipapadala po nila ito via fax or via email. Maaari din po kayong lumapit sa mga migrant or support center. Meron din po silang available na application form para sa Samsung Wajay Insurance. Kung hindi nyo pa po alam kung paano i-fill out yung application form na ito, naka-upload na po ito sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po yung link ng video sa description box sa ibaba. After nyo pong i-fill out yung application form na ito, kasama po yung mga nabanggit ko pong mga requirements, i-fax po ninyo ito sa Samsung Wajay. Yung fax number po nila makikita nyo po sa may ibaba ng kanilang application form. Or, ang fax number po nila ay 0505-161-1421. After nyo po siyang i-fax sa Samsung Wajay, siguraduhin nyo pong alam po ninyo yung fax number na ginamit po ninyo. Para kapag nag-follow up po kayo sa Samsung Wajay, tatanungin po kasi nila kung ano po yung fax number na ginamit po ninyo. After nyo pong i-fax sa Samsung Wajay, kinakailangan nyo po silang tawagan para i-confirm kung na-receive po nila yung inyong fax at para ma-check na din po yung mga pinadala po ninyong mga requirements. Kailangan nyo pong sundin yung mga instruction na sasabihin po nila. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa mga insurances po ninyo sa Samsung or nais ninyong malaman kung kailan nila i-deposit yung inyong return cost insurance, or kung nais ninyong malaman yung step-by-step procedure kung paano ninyo makukuha yung inyong Chulgok Mangibohom sa airport, maaari po kayong tumawag sa kanila. Maaari po kayong tumawag sa Samsung Wajay, Waegukin Chonyong Bohom Team Call Center. May number po sila na 02-2261-8400. Press 5 po para sa Philippine representative na si Miss Merlin. Paano tumawag sa Samsung Wajay? Dial nyo lamang po yung 02-2261-8400. Hintayin nyo po na magsalita. Tapos, press 5 po para sa Tagalog. Kapag may kausap po yung Philippine representative, Korean po yung sasagot. Sabihin nyo lamang po, Philippine Tamdangja Keseo. Hihingin po nila yung inyong phone number. Ibigay po ninyo yung inyong phone number at hintayin nyo po natawagan po kayo ng Philippine representative. Kapag na-miss po ninyo yung kanilang tawag o hindi nyo po nasagot yung tawag ng Samsung Wajay, hindi na po nila kayo ulit tatawagan. So kapag kunwari hindi nyo po nasagot yung tawag po nila, kinakailangan nyo po ulit tumawag sa Samsung Wajay. Dito po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa video natin today, pakiclick po yung like button sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Annyeong!